pulong ng todo-todo sa kasama niya. At kabaliktaran na ng mga pangyayari ngayon ako kanina. Israel ni Mirmo ngayon na may kita naman natin sa team ako si Doggy and Fizz. Maganda-gandang lineup to. Parang... Aba? Parang one hit delete ang hanap nila dito ah. Mukhang may mangingisda at walang... Kumbaga, no hesitation whatsoever sa team Rebenga. Meron kasing pusa. So, may kailangan pusa. Mo na isda. Ano ba mga pwede kaya na dagdag dito? Orn? Ano ba? Pwede. Ang dami. Ang dami natin pwede pang dagdag na engage. Mm-hmm. And to be honest, we're having the Vi solely. Pwede ka na maglagay ng mas malikot na champion, yung mga highly outplay. Pwede nga nila kunin dito yung Irelia. Yep. Pwede ka rin naman na mag-Fiora kung gugustuhin mo. Ang dami nating possibilities dito. No Thresh, no Leona. Tinatanggal nila yung mga hard engage. Double ban. Azeri and Azaya. They are really shutting down Kuya Ormims ngayon. Pinakita ni Mirmo kung gano'n siya galing gumamit ng Zaya kanina ng game number 1. Kahit tinotodo-todo na siya, tinhabol na, nakakatakas siya at nakakahanap pa nga ng posisyon para maging aggressive. So now, with support and EDC ban ng Team Rebenga and Doggy respectively, ngayon medyo nabawasan na yung mga champions ni Galbert. Grabe naman tong lineup na to. Niyupets. Niyupets? Meron kang pusa. Meron kang isda. Meron kang daga. Grabe, tanggal talaga ang daga mo sa Team D. Pero... kung meron silang single lockdowns into the Vi, they are looking onto that Nautilus as you have the depth charge, you have the dredge line, pwede silang mong shutdown dito, you have those layering of CCs alongside with that Varus. So definitely, I'm seeing a good angle right here, but Yasuo, ang kukompleto against ako si Doggy, laban kina Rebenga. Ang ganda nito. Ang dami nilang pang setup dito, halos lahat. May crowd control sa team ako si Doggy. Yung Ezreal lang yung wala. Pero yung maganda dito sa Ezreal pick nito, sobrang hirap pabulin. Kung siya ang tatargeting dito ni Rebenga, pwede niyang dalhin hanggang sa dulo ng mundo, pre. At usapang dulo ng mundo, hindi ka titigilan talaga ng Hextech Ultimatum from this Camille. So definitely, two lockdowns na ang pwede nating makita dito and they have the freedom to choose na hindi makatakas ditong Ezreal or gusto nila i-lockdown kaagad itong Yasuo. Maganda naman dito dahil nga sa Spray and Pray, nadala ng isang Twitch, meron kang Wind Wall to negate that damage. Ang ganda nito, ang ganda ng lineup ng parehong teams natin. Definitely, the Riven is gonna be going into the jungle. So, Supremo is gonna be looking for ways to establish control early game pa lang. Ang ganda ng matchups natin pagdating sa Baron Lane and Jungle Synergy. Pero I'm kind of leaning towards Rebenga on that side. Comp-wise, I'm actually on the side of Team Doggy. Ikaw ba? Ay, syempre. Mag-i-stick ako. Team loyal ako eh. Team loyal. Rebenga talaga at tayo. At ang ganda ng comp nila, di ba? So, nag-flex sila ngayon. Yep. Basically, nag-flex sila ngayon. Halos kahit anong champion, kahit hindi meta pa yan, at kahit hindi masyado gamit ang champion to, papakita namin na kaya namin talunin ng Team Doggy gamit to. Depende sa kung ano ang magiging playstyle nila. Naman, napaka-high octane. That Lee Sin roaming the map is really aggressive, looking for those openings. Pero this time, aabot na ba sila sa finish line para malagyan ng sarili nilang puntos? Dahil Team Rebenga, mukhang yung resilience nila on how patient they are and yung discipline na nilalagay nila whenever na nababawas yung teams nila, nagagawa ngang makabawi from there on. Ito pwede nga maging redemption arc din ng team ako si Doggy kasi makikita natin Yasuo na naman possibly ni Newspade na ginamit din nila against Team Wreckmeister and it did really well as well. Team LeBron rather na nakita nga natin na ang daming outplays yung ginagawa niya at sobrang hirap pang habulin. This is going to be a challenging position para sa team ako si Doggy. So guys, in the comment section, let us know who do you think is going to be winning. Hashtag team ako si Doggy win or hashtag team Rebenga win. At mamimigay kami ng wild course. Huwag niyo rin kalimutan i-like and share ang ating stream para pat lalo tayong dumami at i-enjoy natin ang bakbakan. This might be the last as 2-0 match point para kay Rebenga. Si Yamada, mukhang hinahabol ka agad. And mukhang tama nga tayo, Cyrus, Riven Jungle para kay Supremo. And this should give them a lot of threat actually pag sumubok gumank dito si Supremo. Yes, at mid lane naman, Varus against Fizz pa rin.
So, okay lang naman yung ating setupan dito. Si Sungit, medyo mahirapan siya because obviously, the range coming in from Varus is really a big nuisance. Pero ngayon, susubukan naman yung bumakbak. So, uy, muntik na! Pero big change yun actually nangyari dito, Osiris, kay Timo, kasi Doggy. Kasi si Zell na ngayon ang pumunta sa mid lane. Yep. Si Doggy, nag-dragon lane na. Yun. Expected na nga natin no, na mas komportable na on playing on that ADC. At is ngayon, baka makakita na tayo ng kakaibang technique kasi parang basang-basa na sila ng Team Revenga simula game 1 hanggang game 2. Ngayon, they're looking for those opening sa rin at magkaroon ng setback itong si Mirmo. Mas natutuwa na nga ako sa pick ngayon na isang Yumi kasi Twitch plus Yumi, naku, pag biglang nagpakita yan, talagang magugulat ka talaga. Oo, meron kang sustain, meron kang range, meron kang invisibility, a lot of setup that they can do. Pero ngayon, Yamada against New Spade, not a big of a question kung gaano kainit itong dalawang to. Lalo pa si New Spade, nakita na rin natin yung kanyang Yasuo na looking fine sa kanyang mga galawan. So at least may pressure din tayo makikita mula dito sa top lane. Yan na natin. Early aggressive play kaagad. At least 4 plates. At nakikita nga natin, Cyrus, na si Zell tumatambay din ng onte sa may bandang red side jungle ni Revenga para ma-make sure lang na walang mga papunta sa kanya. Revenga naman, punta kaagad sa kabilang side ng jungle. Susubukan na dito makakuha ng objective. At least maka-steal ng camp. Though, si Zell may mahanap siya. Medyo delikado. Masakit yung first dito. Ang animatic ginamit kaagad para at least pwede siya makatakas. Flash! That's gonna be fine. Kompleto regado sama sila dito dahil ngayon apat na miyembro ng Team Revenga ready na sana para may paglaban. Pero a good bailout, flash over the wall, wasn't really able to capitalize on that kill dahil nga exhaust at wala na siyang plano mag-overspeed dahil hindi niya rin alam na once mag-wimabol siya ng tuluyan, aabutan na. Oh, flash ka agad dito si Mirmo pero da-dive pa sila. Okay, final chapter says no. So, goods lang. Okay lang. Pero Supremo, ha? Same aggression that we are seeing from game 2 kung paano yung naging kanyang roaming pressuring the map ramdam natin ngayon habang ang ibang miyembro ni Team Revenga still be playing onto those discipline, hindi sila nag-overcommit, trying to scale dahil nga nakita rin natin on mid games to late games talaga sila nag-excel, kaya maganda ang setupan ng Team Revenga sa ngayon. Ang ganda na nga ng timing ni Supremo kanina doon kasi nakita nila si Revenga munti ka na mamatay, so most likely reset siya, opportunity ka agad sa kanila yun na makagank sa bottom lane. Yeah. And though hindi yung gumana, alam nila na most likely top side ka agad si Revenga, kaya ngayon naman instant shoot ka agad si Yamada, hexagonimito ginamit nga at flash out si New Spade. Yun naman ang magandang return doon, no? Gaining the information na nanggaling si Supremo onto the bot lane prompts that top lane has been open. And tatandaan na natin na nagsimula rin naman yung basa kay Revenga dahil sa Tri-Brush Ward na nilagay nga nila Galbert dito sa ating bot lane. So malaking bagay yon to gain information, to give out knowledge. Pero tingnan natin kasi nagkakautan. Yun lang! Masyado ka matapaw yung pain at binigyan na nga first blood para sa Team Revenga. May auto-emote pa nga sa amin. Oy, naku. Nay, naku. Boss. Om Sim. So, Supremo, susubukan niya gumawa ng play dahil naka-isa na sila dito at ito na. Nako, gumugusto pa nga. Windslash sa mukha at Supremo makakuha ng kill doon. Hindi na magagawa pang mag-jumping jacks doon ni Sungit. And definitely still good. The 1-1 trade. At alam naman na natin na aggressive din talaga sa laning itong si Sungit. Nakita natin yung Varus sa kanya kanina na gumagawa din ng play. At somehow, with the sabihin natin less mobile type of mid lane, talagang nahuhuli siya noon. What more ngayon? Ngayon, kailangan mag-double down na talaga si Revenga. Kung gugustoy na maka-threaten ng soul point, kailangan tawagin na yung mga tropa. Lalo na alam nila na malakas ang engage ang side ng Team Ako si Doggy. Pero same tactic lang din sila. Actually, lagi, game number 1, game number 2, and game number 3, RH ang priority nila. Ang kailangan kasi nila dito, yes, nakukuha nila yung RH for how many games, pero hindi nila nako-convert into a first big tower option. And ito nga, susubukan nila. Mukha namang hindi nga lang din naabot, although plating lang for, pero this is for Supremo parang hindi naman nag-benefit doon sa turret plating itong Varus natin, kaya mahihirapan din si Zell on accelerating his advantage. Ignite to ignite. Yeah, exec ultimate itong kaagad, delikado na
si New Spade. Nakabang pa nga si Rebenga doon, just in case na mabuhay pa si New Spade. At mukhang sure na mint naman na yun. Alam din natin yung adaptive strike ni Yamada. Siya talaga yung mananalo. Although meron silang shield to shield dahil nga sa windshield na nilalagay ng isang Yasuo, pero hindi maging enough. A good conversion from that Rift Herald into the Demolish para makakuha sila ng first tower. But then again, objective trades after objective trades. Dapat nas nanggaling pa sa isang kill yun kay New Spade. So talaga mas malaking amount ang nakuha dito ng Team Rebenga. Plus, they did secure that Ice Dragon a while ago. Good macro actually. Good awareness na meron dito kay Sungit. Alam nila kaagad na meron papunta sa kanya. Play safe lang. Iyan. Meron pa naman siyang playful trickster. So, mas madali maka-bail out. Pero ang mahirap nga lang dito, four members nagkakaikutan ngayon. Naku! Pero makakapag-flank kaya sila! Ayan na! Si Mirmo! Nagwawala na nga! No, pero sa mga natutok! Ginamitan na siya yung crowd. Kaso kung magiging abot pa yan. At simula ng Witch Flash, ginamitan pa ng Flash Supremo. Hinahabon na ngayon yung Twitch. Pero wala sila makuha ni isa. Tatlo pa nga ang nakuha sa kanila. Ang Team Rebenga nang mawasak na! Wala na nga sila. At Bolt Breaker into the Flash pa yun! Niyang! Ayaw irespeto yung Tore. Rebenga again hitting back, and ito na ba yung sinasabi nating 3-0 dahil nga 6 kills into the board. 6-1 and it all started with Team Ako Si Doggy overextending a bit and si Sungit. Nakita punish natin yung confidence niya. Oo, punishable kasi yun, sir. Lalo na kung wala kayong impormasyon at wala naman silang prior vision sa naging play nila. Yes, no, hindi ang mahirap pa noon, hindi nila nakuha yung Tore. So wala silang naging trade for the top lane and a kill. Wala. Mas nadagdagan pa ng mas maraming kill itong magkabilang kupunan, and that's a Vice sitting on a 2-0-2 at yung mga kills na yun napunta rin kay Mirmo, which is sitting on a 3-0. Paldo na nga kaagad. Ako, mali yung ginamit mo ng depth chart kasi easy playful trickster lang yun para sa kanya. Ang daming time nga yung pinabayin niya dito. Ayun, Tori tutumba, pero makuha sila ng 1-for-1 trade. Medyo alangani nga lang yung position natin dito kasi medyo nabayin sila at yun na nga. Kuya Mirmo! Yung Paros, tumumba na nga rin. Baba lang tayo ng onti dito sa may camera kasi ngayon si Doggy sinusubang makabuhat nito pero kulang pa rin para naulit lang yun ang nangyari kanina. Nakadalawa nga lang dito yung team ako si Doggy. Ang medyo kakaiba doon, inilaban niya pa rin kahit alam naman niya na eagles na eagles na talaga, sir, pero mapakabakaan na naman dito sa mid. Nakabakbakan lang, sapakan lang, pasok nga! Pero si Yamata, medyo makunat yan. Next single dimension namin nakakaagad. At si Rebenga, para sa tropa niya! Walang magagawa si Batusay! Dahil nga, alam mo naman na si Kuya Yamada ang mas kilala bilang top die. And completely, ngayon, even pressuring ating mid lane, towers are going down one after another. But the trades, the goals, in favor of Team Rebenga. Grabe, paldong-paldo na talaga ngayon ang Team Rebenga. May lead na rin sila nabubuo dito, 4,000 on this unorthodox composition sa Iris. Grabe! Hindi ito yung usual na nakikita natin, pero alam naman natin na effective pa rin. At yun nga, yung mga errors na sinasabi pa rin natin. Tao pa rin. hindi pa naman Diyos si Kuya Mirmo. And as expected from a Twitch na invisibility lang naman talaga, yung pinaka-reliant siya. So, once na ma-detect siya, once na kumapit sa kanya yung depth charge, mauhuli na, kumapit ulit! Kapit ang kapit lang! Dito na mga kay Supreme at Cham the Waters. Ginamit na dito para kay Galbert kasi medyo makunat sa target niya. Kaya lipat muna. Patangaan dito. At yung mga sasaligan si Riyata! At yung mga sasaligan! Last breath! Instant 3 si Kaga! Pero hexagon minimum kay Supreme para makuha na rin siya. Dito na, dami, si Doggy. Medyo marami. Apat laban sa tatlo. Pero nagkaantay sila. Team Rebenga, papunta na si Mirmo. Medyo pero, sumikot. Naka-inboy? Naka-inping? Sneaky, indeed! Kakapit kaya yung kanyang mga lason dito. Kaso okay lang. At least aware na sila kung nasaan dito si Mirmo. And the play coming in from Team Rebenga might be popping off anytime as Galbert ngayon. Nasa harap siya. Dragon ang minamataan nila. This is an Infernal Drake. So magiging advantage siya sa magkabilang kupunan kung gusto ba nila ng kanilang mga damage mag-accelerate, pero mukhang ang Ako Si Doggy mag-decelerate. Oo nga, decelerate ka agad dito ng Team Ako Si Doggy. Soul point, ito na, yung winning condition na hinahanap ng Team Ako Si Doggy for 2 consecutive games na deprive sila dahil sa outplay potential na pinapakita dito ni Supremo na ukuha na lagi yung isa. Pero ngayon, with the lead that they have, with all the gold funneling sa mga carry sila, highly likely. Yep. Ang maganda naman dito, no? Despite of them losing the Infernal, gold for everyone, na-secure na natin yung ating Baron Lane turret. So definitely a big space or breathing para dito sa Ako Si Doggy.
Habang yung mga members natin might take it slow for now, wala pa silang nakikitang opening ulit. But knowing na meron tayong cease and desist, pwede na sila maghanap ngayon. At ito na nga, naka-aura sila sa mid lane. Okay, may kasama na si Mirmo na isang Yumi. Si Bay, sinabitan na kaagad siya. Oh. So mas mahirap na yan, mapatay yung Twitch na yan. Pero si Rebenga, sneaky-sneaky na nga sa may gilid. Nakakuha pang na isang Heart Star. Kaso wala alat, lahat. Nakapunta na nga sa kanya. Execute ultimatum kaagad sa bibang nalikot. Pero si Mirmo! Kaagad! Sino pong kasabulin dito ni Supremo? Pero kulang pa rin! Ang bawas ni Mirmo! Grabe yung windball play na yun na ginawa ng team ako si Doggy. Meron ng pangbawi! Sa wakas, bangon na sila ako si Doggy dahil doon sa napakagandang knock-up. And hindi man ngayon makakabawi agad-agad ng Team Rebenga. Malaking setback ito para sa kanila with the ace. Tingnan natin yung replay na to. Diba? Pumasok agad dito si Rebenga at tinamaan siya ng true shot barrage to secure the kill. Kita-kita mo sa gilid na si Zell naka-free siya. Mas free siya kesa kay Mirmo. And definitely, at that point, the delivering the damage, strength in numbers, yung naging advantage nila dito. Saka sobrang laking tulong din talaga. Yung dalawang bagay, yung windball siyempre ni New Spade, and yung CC chain na ginawa nila, kaya hindi na nakakombo si Yamat eh. Saka wala na rin nagawa si Rebenga, hindi na nagamit na yung kanyang cease and desist dahil sa combo na ginawa ng team ako si Doggy. Ayun nga, medyo naalanganin talaga sila. At knowing na si Galbert yung nag-face check, might take a lot para ma-eliminate ang isang tanky support. Mm-hmm. At binuos nga nila yung kanilang resources not knowing that everyone from ako si Doggy, eh kami, si Doggy. Kumagamit na kasama sila doon. Kami ay ready din, sabi nila. Kaya talagang kailangan ready din ang Team Rebenga na sama-sama ang Team ako si Doggy. Teka lang ha, baka si Galbert na naman ulit ang mapingasan dito ni Kuya Rebenga pero mukhang nagdalawang isip na siya. Sabi niya masyado matagal. Ito ba ang isang Nautilus? So ngayon, ang pwedeng play sa gabing dito ng team ako si Doggy is to actually force a team fight knowing that kaya naman nila contrary ng mga ibang members dito ng Team Rebenga. So balance gonna be on the line. Kaso nga lang, Doggy, medyo dirikala yung position niya. So yung batin nga nang ginamit na dito kay Galbert. Sobrang kunat nga. Maka-flash pa nga. May shield pa pero kulang na nga. Si Doggy na nga. Unang pinonteria. Two kills for Camille. Anong gagawin dito ni si Primo? Kasi andito na si New Spade. Ang ganda na ako. So kailangan preta ka agad. Winwall para din papigilin mga projectile dito ng Team Rebenga. Kaso nga na tumatagos si Sungit sa lahat ng mga depensa nila. At kaya na nga, New Spade. Mirmo! Mirmo! Si Zell! Pero kulang na kulang si Mirmo ngayon ang nagwagi. Mirmo again on that flash and kiting. Sinaranggola niya yung buong team ng Apasitogi. At a kill, a tower. Binulsa na nila ng tuluyan and might be an angle pa nga para tuluyan ng basagi ng ikatlo. Tila nagmamadali sila dito at dire-direcho ang goal nila ngayon. True shot barrage as a warning shot. Sungit. Kailangan lang nila muna huminga dito. Yun! Boss, Marsh. Ayun. Marsh. Marsh. Nakita natin ang magandang play. Okay, maganda yung timing nila dito. Maganda yung ginawa ni Galbert. Sobrang dami niyang nakuhang time for it. Kaso, sobrang nasaktan na doon si ako si Doggy dahil nag-face check siya sa damuhan. And dumating naman yung ibang mga miyembro, but Zell isn't really enough to alone just pouring a lot of damage. Saka si Mir. Ayun yung flash niya na yan. At huwag nating kalimutan, nakasama niya si Bay. Alagang Bay. Bay na Bay talaga yung binigay nila doon na healing galing para magstay si Mirmo. At si Rebenga din, pre, talagang alam niya, okay, kailangan ko protektahan si Mirmo. At yun yung ginawa na. Yung pag-bolt breaker niya kay Suprema doon, yun ang nakapigil ng kumaga, execute damage siya sana yun para kay Mirmo. Pero hindi yun ang nangyari para sa ako si Doggy. Ngayon, sila naman na nag-execute. Execute yung ginawa na nga kaagad. Kaso na wala na nga. Si Uy, Rebenga, si Mirmo! Takas dito, si New Spade nga lang gumagawa ng pangarap. Flash shot na muna kasi medyo makulat dito siya. Madalala na may Yumi na kasama siya. Kaso si Doggy ay nahuli. 4-3. May dragon pang kasama. Meron pang pabalot. Malas Sharon Cuneta. Hindi lang basta party ang pinuntahan. Meron pang take out. May take out. Ocean Drake. May sinama pang Lumpiang Shanghai. Lumpiang Seoul Shanghai. Ito na nga, tingnan natin at papakinggan natin kung ano nga bang pinagsasabi nitong mga tropa natin sa Team Rebenga. Baron, walang flash yung virus, pwede na natin i-punish. Gusto mo sa'yo? Or kay... Premiers lang, sige, wala. Sige. Talaga ko... Talaga ko dito.
Si Sonya na baro, si Ezreal wala. Okay. Pwesto natin, tara. Tapos, gagawa na ko sino pwede ko i-go, ha? Ito, kahit ito na. Pwede na ito. Sa-save ko. Okay. Teka, Red, sa kabila kami. Wait lang, ingat. Sige, okay na, okay na. Nag-ult virus, go ult virus S. Pa-cool down tayo, skill. O, turn tayo. Silip yan. Wala silang gift na nag-face check sila. Alright. Ang ganda na pang sila, pero napakaganda rin ang sugod. Nako, si Doggy. Nahuli na nga sa may banda record. Free hit nga lang si Mirmo. Grabe, sugod! Si Rebecca pumasok na! At si Songet pumapalo pa nga. Apat ang mawawala. Tatlo nakuha ni Mirmo. Si Sungit, hindi inaya makasingit si ako si Doggy. And yung 1v1 na hinahanap niya again and again, hanap na hanap kung saan matatagpuan itong double marksman na lineup nila. At grabe yung disiplina. Narinig niyo sa comms. Kumaga, nga lang eh. Kumaga, ano to eh, LoL player rank games na tinatimeran yung mga ulti. Pati Summoner Spell, what are you going to do? Mukhang wala nang magagawa. Sila team, ako si Doggy. 3-0. Taylor Benga. Taylor Swift. Mm-hmm. Na sweep. The Tortured Poets Department. Oo. Wala na. Wala na. And that's gonna be it. At magandang execution. Although, let's go.